So sa lahat ng mga nangyayari ngayon, nakakatuwa, nakaka-amaze. Siguro yung expression ng mukha mo kaya. Pero ang tanong ko sa kalagitnaan ito, pagkatapos ng August 8 recital, Lord, anong ginagawa mo? Kasi aminin, bless ni Lord yung ginagawa niya, hindi yung ginagawa natin. Kung yung ginagawa natin, yung ginagawa niya, mabibless tayo. Tandaan nyo ha, huwag kayong didiskarte ng sarili nyo. Papalpak kayo. Huwag kayong didiskarte. Kahit alam nyo ang kalooban ng Diyos, kahit alam nyo ang plano ng Diyos, huwag kayong didiskarte ng sarili nyo. Oh, ito yung plano ni Lord. So, kung gusto niya ako i-prosper, so gagawin ko ito, gagawin ko yan. Ang tanong, sinabi ba ni Lord? Pinadala ba sa'yo ni Lord John? Narinig mo ba kay Lord? Minsan kasi, ito yung mga mali, yung mga name it and claim it. Hindi ako naniniwala nun. Yung sinabi mo, clear mo yan, clear mo yan. Kailangan marinig ko kay Lord, dideclare ko yun. May pinaniniwalaan ko, may pananampalataya ako. Alam ko, pagagalingin ako ng Panginoon. Alam ko, pinatawad ako sa kasalanan ko. Alam ko, papasok ako sa kaharian niya. Pasok ako sa kaharian niya. Alam ko, pag nawala ako rito, pasok ako sa langit. Pero may mga bagay sa pang-araw-araw, huwag naman mo natin gawing magsikerong Panginoon. Diba dahil gusto lang natin, ikaw ito. Meron nga ako nakitang post eh. Tomorrow I declare there will be no rain. So everybody can go to church. May ulan ba? Meron. Meron, no? Pero nag-church pa rin kayo, palakpakan yung sarili nyo. Diba? Yun eh. Yung mga yan, yung mga bagay na yan, ulan na, madali kay Lord dyan eh. Pero ang gusto ni Lord, yung kusang loob na binabago natin, nagdi-desire tayong baguhin yung pag-uugali natin, yung isip natin, yung pananaw natin, yun ang mahalaga kay Lord eh. Kaya niyang gawin lahat, wala na imposible. Pero minsan, tila ginagawa natin imposible na mabago. Minsan sinasabi natin, ay anak ko, wala nang pag-asa yan, ganyan na yan. Ay, mister ko, ganyan na yan, wala nang pag-asa. May nakapagsabi na gano'n? Siguro minsan may nakapagsabi na rin sa akin noong araw, ah, wala nang pag-asa. Pero kalamak na yan. Wala nang pag-asa yan. Pero wala nang imposible kay Lord. Pero sino naglagay sa puso ko na magbago ko? Si Lord pa rin. Kailangan hinihingi ko kay Lord, Lord, gusto kong magbago. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya eh. Alipin ako ng pagkagumong ko sa alak, sa drugs, sa good time, sa lumang buhay ko. Alam, minsan kahit tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi natin siya ipinapamuhay na parang siya ang nagligtas sa atin at Panginoon. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Tinanggap lang natin, pero yung buhay natin, hindi nagsasaad, hindi nagpapakita na siya ang Panginoon at tagapagligtas. Sipin nyo. Kung si Jesus ang Panginoon nyo, alipin tayo ng pag-ibig niya. Panginoon eh, di ba? Ang Panginoon sinusunod. Pero ang turing natin kay Lord, Panginoon. Panginoon, Panginito. Yun ang tingin natin kay Lord. Genie. Tagapagligtas, Lord, naulo na po. Lord, wala akong pang matrikula, blablabla. Ligtas mo ako. Pero hindi natin nakikita yung pinakamalaking bagay. Ligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan upang makapasok tayo sa kaharian niya. Doon sa kaharian niya, andun lahat kasi walang kaharian kung wala yung hari at yung pinagaharian. Kaya ang sabi niya, seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things, damit, inumin, pagkain, ay idadagdag sa atin. Minsan, ang pinagtatrabaho natin, pinag-aaksayahan natin ng panahon para magtrabaho, ano? Pagkain, damit, pambayad sa bills. Eh sinabi ni Lord, huwag niyong problemahin yan. Unahin niyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran. Hindi katuwiran na katuwiran. At ang lahat ng ito ay dadagdag. So kung naidagdag na yung damit, yung inumin, yung tubig, yung mga pambayad sa bills, ano na lang?
Pag tumarating na yung bill namin, Lord, ito naman yung bill namin. Tulad niya, kailangan ko ng pang-rehistro ng kotse. So nag-request yung presidente ng inyong wipo, nung nandito siya ng Merkulis, sabi niya, ayun po, pumunta natin kayo ng music making. Sabi ko, ako okay lang, nandun na ako eh. Pink is there, chick is there. Tumating din si Lloyd, so apat kami, kaki can't make it kasi may gig siya. Pero sabi ko, kakanta ko to kahit walang bayad. Pakonsuelo na lang sa ginawa nila sa mga anak natin. Gagawin ko to walang bayad. Pero you know what? Last night, I earned 4,500. I ate a dinner plate worth 2,000. At nandun lang ako habang pinapanood ko sila, habang binabantayan, nakaupo lang ako doon sa aming holding room. Isn't that great? Kinuha ka na para bayaran. I'm not expecting anything. Pero sabi ko kay Ate John, ako may pang-rehistro na ako ng kotse. Hindi na ako kailangan kumuha dun sa sweldo ko. Katulad na kay Doktora, kailangan niyang samahan yung mga anak niya. Kasi napakababait ng anak nilang dalawa. Dito ko ang mabait naman. Maliksi lang. Yun yun, maliksi lang talaga. Pero mabait sila kasi mabait yung ugat eh. Diba? Kanina, andyan ako. Kaya ko lang. Nakatayo ako doon. Nakita ni Bob, inuha ko yung wallet ko. Tumakbo siya agad. Ano yung ginawa niya? Kumuha siya ng envelope, pinagod na sa akin. Kasi kilala niya ako eh. Kaya yun lang akong ginagawa, pag pumapasok ako dito, kumukuha ako ng envelope, late ako. So inuha ko, inuha ko yung wallet niya, inagod na sa akin ng envelope. Sana lahat ng tao katulad ni Bob. Hindi mo na kailangan utusan. Nararamdaman mo yung iniisip. For this time, nang pinaglilingkuran mo, sana alam din natin ang isip at damdamin ng ating Panginoon para sa pang-araw-araw, pag kumilos tayo, nag-isip tayo, nagsalita tayo, galing sa Panginoon. Nare-represent natin ang Panginoon pag tayo'y nandito sa lupa. Kaya siguro minsan walang gusto maging born again. Dahil sa atin. Ano yung pang born again? Huwag na lang. Huwag na lang kung ganyan rin lang. Wala namang pinagbago sa buhay ko. Ano yun yung sarili nyo? Kung yung buhay nyo ay kaakit-akit sa mga naliligaw. Kung hindi, ang tanong na kayo. Oo, magpabago na kayo sa Panginoon. Okay? Naintindihan nyo? Kasi kung di ka akit-akit sa buhay mo, wala. Yung mga presidente ng ano, ng Rotary, sabi niya, can I come here every week? Sure. So sabi ko, I'm flexible during Tuesdays and Wednesdays. Sabi niya, that's okay with me. Gusto next ako ni Ate Regina. Sabi niya, Kuya, i-cell group mo na yan, naghahanap ng kausap. Kung ang intention mo ay magdala at maka-influensya ng tao sa Panginoon, minsan di nyo na kailangan mahirap ang maghanap eh. Si Lord na magdadal. Naalala nyo yung nanging isda, si Pedro? Buong magdamag siya ng isda, pusula siyang huli. Tatandaan nyo yung kwentong yun. Dumating si Jesus. Ano na yan? Wala kayong huli. Pumalakot uli kayo. Itapon nyo yung lambat. Sabi ni, galing si Pedro eh. Dakila at mahusay naman ang isda. Eh, magdamag na nga kami. Wala nga kaming nahuli. O sasabihin mo, bumalik kami doon. Pero dahil sinabi mo, babalik kami. So ang ginawa ni Pedro, nagpalaot sila na ulit. Kasama si James, si Santiago. Okay? Tinapon nila yung lamba. Nakahuli ba? Hindi problema ang tao pero hindi problema ang aning, hindi problema ang huli. Gusto mo ba? Aalagaan mo ba? Nasanay mo kasi tayo na turuan tayo, yung isip natin, o basta tumanggap kay Jesus, okay na.
halagaan mo at nag-uumpisa yan sa buhay natin. Kailangan na kaya-aya yung buhay natin. Gusto ko rin yung ganyang buhay. Gusto ko yan. Nung araw, totoo lang, isa nainggit ako kay Pastor Mark kasi nung atire siya sa bahay, ang upa niya, piso lang. Laki nung tinitiran yung bahay, doon ka nakatira si Alex. Ilang kwarto yun, Lex? Apat. Four bedrooms. One big kitchen, one big dining room. Sabi ko, Lord, paano ba nangyayari yan? Peace lang. Tapos meron siyang kotse. Tapos kung saan-saan siyang tinadala ni Lord. Hindi ko, Lord, gusto ko rin yan. Paano ba yan? Nakita ko yung susi. Inalagaan niya. Kaya ganitong kakapal na mukha ko ngayon. Inalagaan niya ako. Nagpaalaga din ako. Dalawa yan eh. Hindi pwedeng gusto lang ng isang tamang alagaan ka. Gusto mo ba alagaan ka? Susunod ka ba? Yun yung ginagawa ni Lord. Gusto kong alagaan ni Lord. Pero siya Panginoon, hindi ikaw. Gusto kong iligtas ni Lord. Pero hindi ikaw ang tagapagligtas ng sarili mo. Siya. Pag dumidiskarte tayo ng sarili natin, sinasabi natin, sa pangalan, Jesus, Panginoon mo. Pero para sa akin, Panginoon. Naiintindihan nyo? Hindi ako galit. So, tutuloy ka ng sermon ha. Intro pa lang yun. So, naitanong ko, sa gitna ng mga nangyayaring ito sa ating mga bata, sa pagdadala ng Panginoon, ng mga tao rito, naitanong ko nung kami nagdi-dinner nung gabi ng August 8, sama ko si Kim at si Reggie. Sabi ko, more than anything, I know we're all amazed and will be amazed because God will continue to amaze us. But the great question is, God, what are you doing? Minsan hindi na natin naitatanong, kaya hindi tama yung tugon natin eh. Pag may ginagawa siya, hindi tama, na-amaze tayo. Pero tuloy pa rin tayo sa buhay natin. Okay, masaya. Dino na tayo ni Lord sa Sofitel. Masaya, meron tayong recital. Pero hindi niya ba naitanong, Lord, anong ginagawa mo? Ba't mo ipinapakita ko saan? Ba't ka nagdadala ng tao? Okay? Una, Daniel, bakit dinala ng Panginoon ang Vision Impossible dito? Batasan. Bakit dito yung una? Sa dami ng sinusuportahan ng Vision Impossible, bakit dito? Bakit dinala ni Lord dito si Kuya George at si Ate Merlin? Sabihin ko na sila'y mayayamang tao. Ang bahay nila sa States ay siguro yung living room nila, kalahati nito eh. Yung kitchen nila, parang yung VHLC, ganun. Tapos meron pa silang sariling sinihan doon sa loob ng bahay nila. May pelota court doon, may swimming pool na tatlong beses nila pinarenovate. Binabalikan ko, bakit mo sila dinala dito? Bakit ka nagpadala ng mga donors? Bakit mo pinadala rito ang isang congressman sa katauhan ni Monsor del Rosario? Bakit? Hiniling ba natin kay Lord? Pumunta si Monsur dito? Hindi, diba? Dinanasan nila dito. Para i-encourage sa mga taekwondo ano ba ang tawag sa taekwondo players natin? Ang tuwang-tuwa siya. Sabi niya, I shall return. Alam mo yung Florante, diba? I shall return. Bakit? Dumating ang mga misyonaryo ng community church dito. Yung mga Amerikano, natatandaan niyo. Tumawag sila kay Kula. Kinausap na si Kuya Alex na sabi niya, pupunta daw sila rito. Bakit? Naitanong niyo ba yun? Enjoy, di ba, yung mga nangyari niyo? Pero naitanong niyo ba? Mga nanay, mga tatay ko na ikwento sa inyo ng mga anak niyo, naitanong niyo ba kay Lord? Pero bakit mo ginagawa yun? O natuwa lang kayo? Oo, nakakatuwa. Nakakatuwa naman talaga. Pero behind that, ayaw na nating unawain. Kasi ayaw nating mag-isip. Totoo lang ang hindi natin. Ayaw nating mag-isip.
pag hindi tayo natutong mag-isip habang buhay na lang ganito ang buhay natin. Bakit dinala ni Lord ang rotary dito? Inner will. Label. At sama ko ng music making company. Bakit? May nakapagtanong ba isa sa inyo kung bakit? Ito lang po sa ganang akin. Sa ganang karanasan ko at pangunawa, gusto kong i-share sa inyo. Kaya hindi ako nagsasalita dahil ako yung pinakamagaling. Hindi. Gusto ko lang kayong bigyan ng insight. Ang Lord, pag may gusto siyang gawing dakila, if He wants to do something great, He brings His people to the palace. Alam niyo ano yung palasyo? Nakapasok na kayo sa palasyo. So, Fidel was like a palace. Di ba? Parang palasyo. Alam niyo unang ginawa ng mga bata nung pumasok sila doon sa holding room namin, sa function room? Anong unang ginawa? Humiga sa carpet. Sino may carpet dito sa bahay? Eh, ang lambot naman talaga eh. Kasi yun naging trabaho ko sa States eh. Naglalagay ako ng carpet. Alam ko kung paano ilagay. Alam ko yung ginagawa. Ang lambot. Kung di lang ako nakabinis, hihiga rin ako eh. Pero tuwang-tuwa sila. Nagpapasok ko sa gate, sa entrance, diba? Good afternoon or good evening, may babati sa'yo, may kukuha ng gamit mo, so samahan ka dun sa pupuntahan mo. Yung tumulong mo sa akin, baba, dalagita, and she's an intern, sabi niya, nag-OJT ko ako. So binigyan ko siya ng tip. Pero yung experience na yun, eh, pagkapalit niyo ba yun? I-experience na yun? Mapupulit niyo ba yun sa kanya? It's that same. God sends His people, His chosen people, to the palace to train them so they would grow, glow, and grow. Yan ang message ko ngayon. Grow, sabi niyo grow. Tingnan mo nga yung katabi mo kung malaki. Glow. Tingnan mo nga yung misis nyo kung nagniningning. Go. Tanong mo nga sa katabi mo, gain ka na ba? Ayan. Nung panahon ni Moses, naikwento ko na sa inyo ito, malaki ang gagawin ng Panginoon dahil si Moses ay pinanganak sa lupain ng pagkaalipin sa Egypto. At narinig ng Panginoon ang panagoy o iyak ng kanyang lupang hinirang. Ang kanyang lipig hinirang ang mga Israelita. So, nagtindig siya ng isang tagapagligtas sa katauhan ni Moises. Pero si Moises ay dayuhan doon sa Egypto. At ang utos ng hari ng panahon niya, lahat ng batang lalaki na Hudyo itapon sa Nile River. Pero yung mga babae, itira. So ang ginawa ng nanay ni Moises ay tinago siya sa basket, pininturahan ng alkitran, at pinaanod sa ilog. Parang sinasabi niya, Lord, Ikaw na po ang magligtas sa anak ko. Na hindi mo alam, ano mangyayari? Pero yung patayin yung anak mo sa iyong kandungan, sa iyong tahanan. At sa sitwasyon ito, kukunin sa iyo, itatapon sa Nile River. At marami nung sanggol ang namatay sa Nile River. Naisip ko nga eh, siguro kaya nung nandun si Moises, ginano niya yung tungkod niya, kaya naging dugo. Pagpapaalala ng maraming pinatay ng inosenteng bata. Pero ito eh. Sino ang nag-alaga kay Moises?
mula sa pagkasanggol hanggang siya'y magbinata. May nakakaalam? Sino? Nanay niya. Kasi mautak ng kapatid, si Miriam, mautak ng kapatid ni Moses eh. Nung nakuha ng reyna ng Egypto, o ng prinsesa ng Egypto, yung sanggol, si Moses, tumakbo agad si Miriam. Kailangan niyo po na mag-aalaga sa bata niya. May kilala po ako magaling mag-alaga. Alam niyo, kailangan maging mautak tayo pag may sitwasyon. Lalo na dito sa mga kapatiran natin. Hindi tayo pwedeng tumahimik. May tutulong ba ako dyan? O pinapanood lang natin ng durusa yung kapatid natin? Pinapanood lang natin ang nahihirapan. Pinapanood lang natin may nag-aaway, may nagtatalo, mayroong conflict. Imbis na maging, ayaw natin ma-involve. Ayaw ko dyan. Hindi ako mahilig dyan. Hindi. Si Miriam, hindi siya natakot. Punta siya dun sa prinsesa. Eh, hundyo siya. Para sa kapatid ko, gagawin ko to. Nasabi niyo ba yun? Para sa kapatid ko. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid mo yan sa Panginoon. Kaya kayo nandito magkakapatid kayo sa Panginoon. Nasabi mo sa sarili, para sa kapatid ko. Tatakasan ko loob ko. Para sa kapatid ko, magbabago ako. Nasabi niyo ba yun? Naisip niyo ba yun? Naisip ni Miriam yun. Sa totoong kapatid niya. Bunso ho si Moises. Si Miriam, si Aaron, si Moises. Ang mahalaga doon, nahalagaan si Moises. Bakit may plano, Lord? Gagamitin ko itong sanggol na ito. Paglaki niya, siya ang magliligtas sa aking leking minirang. At lumaki nga si Moises. Ang Egyptian noon, bagamat siya ay lupain ng pagkaalipin, siya rin ang numero unong sibilisasyon noong panahon ni Moises. So, mataas ang standard na education nila dahil sila ang sibilisasyon. So, doon nag-aral si Moises. Siguro kasama niya yung mga kapatid ng Aaron. Doon siya na-train. Pero may puso siyang Hudyo. Kaya yung nakikita niyang inaaway yung mga Hudyo, nag-aaway yung mga Hudyo, pinapakialaman niya, kapatid, pag may nakikita kang nangyayaring conflict sa kapatiran, makialam ka. Huwag yung ayoko, hindi ako kasali dyan. May pakialam tayo sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, may pakialam ako sa'yo. Kung pamilya mo lang pinapakialaman mo, that's good. And may better, may best. Saan ka doon? Sa good lang? The best is yet to come. Ngayon, naiintindihan nyo na kaya pakialamero ako? Ha? Hindi pwede, hindi tayo makialam eh. Kasi sa gana na okay na buhay ko, hindi ko ang problema. Huwag nyo nang dagdagan. Sa ayaw mo't sa luto, madadamay ka sa problema dahil nandito ka sa lupa. Dahil misyonaryo ka dito sa lupa. Ayaw at sa gusto mo, damay ka sa problema ng iba. Maghanda ka. So, inihanda. Bigat si Moises, pinag-aral sa palasyo. Sabihin mo sa katabi mo, panahon na para mag-aral. Sabihin mo sa katabi mo, it's time to grow. Tama na yung isip, bata. Nauuna ka pa sa anak mo eh. Pag may birthday party, nauuna ka pang kumuha ng cake. Baka mas isip bata ka pa sa anak mo. Di ba? Kung mas responsable yung anak mo sa'yo, mas isip bata ka kaysa anak mo. Totoo lang. Hindi nakukuha nga sa edad. Nasa pagdadala ng responsibilidad. At hindi namimili ang Diyos kung bata, matanda, babae, lalaki. Gagamitin kita. Tuturuan kita. Dadalhin kita sa palasyo. Pero may katangian si Moises. Andun sa kanya yung maglingkod sa kapwa niya, Hudyo. Kumantong na nga ito. Napatay niya yung isang Egyptyo sa pagtatanggol sa kanyang kapatid.
kapatid dahil pareho silang Hudyo. At inis ito, tinatanggol na ni Moises yung kapatid niyang Hudyo, nagalit pa sa kanya. Yan, dyan tayo takot. Na pag tumulong tayo, nakialam tayo, ma-reject tayo, okay na yun, kasi hindi ka nakagawa ng mabuti. Tandaan na, okay na i-reject ka, basta alam mong ipinapagawa sa inyo. Anyone who does not believe in God will reject you. Pero ikaw, huwag kang tatahimik dahil natakot ka. Kaya, sabi ko nga eh, hindi ako mamimili ng tutulungan ko. Kahit minsan, naglalabang sa kaisipan ko, tutulungan ko ba ito? Wala naman lagi sa church to. Nakakainis. Totoo lang, I'm being honest to you. Tapos ito, may kailangan siya pupunta sa akin. O minsan, pag wala lagi sa church, may kailangan. Di makahingi ng tulong sa church, di ba? Kasi wala siya yung naiisip niya. Tapos sabi ko sa sarili ko, ang gumawa ng mabuti ay hindi ko pagkakait sa aking sandali. Kung di ka mag-thank you sa akin, eh ano sa akin? Ginawa ko to para kay Lord. Ginawa ko to para kay Lord. Pero ang pinipili kong bigyan ng perlas, ng katuruan at kapayagan ni Lord, pinipili ko yan. Hindi lahat. Kasi kung di mo sa tingin ko, hindi mo kayang alagaan ang kapahayagan ni Lord, hindi ko isasaboy sa'yo. I will not give the pearls to the swine. Or, simple translation ng swine, take this. Ang baboy kasi, kahit masarap na pagkain, yuyurakan nila. Kasi ganun sila kumain, pansinin nyo. Andun sila, naglalaro sila sa kaning baboy, tapos kinakain din nila. Hindi ako mamimili ng tutulungan, pero mamimili ako ng pagbibigyan ng salita ng Diyos. Kaya kung napili kita, magdala ka na. It's time for you to grow. Sabi mo sa katabi mo, it's time for you to grow. Pero hindi pa tapos si God doon. Nag-aral nga sa palasyo. Okay? Pero dinala naman sa disyerto. 40 years, Moses studied and learned and was trained in the palace. 40 years, he was trained in the wilderness. The last 40 years of his life, he did his purpose. Huwag kang mainit, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, may panahon pa rin. Minsan okay? Kasi hindi natin nakikita, hindi nga natin tinatanong, Lord, anong ginagawa mo? Gusto agad natin may ministry. Gusto agad natin nandito sa stage. Lord, anong ginagawa mo ngayon? Ako dati na akong taong stage. Sa stage ako lumaki. All my life, I have performed. But there was a time, tinanggal ako ni Lord dito. Dinala niya ako sa disyerto. Walang makain. Walang malapitan. Walang pera sa disyerto. Eh, 5 duling hindi ka makakakita sa disyerto. Kaya kahit 25 centimos nun, itinatago ko. Ang 50 pesos, nung ako'y kumakanta pa, yung music making, itinatago ko lang. Magkano yung 50 pesos in 1984? Gano'ng kahalaga ang 50 pesos nun? Kahit ngayon, mahalaga pa rin siya. Pero nung nawala na lahat siya sa akin at nasa disyerto na, 25 centimos ko lang tago ko. Para ano, ang biling sigarilyo. Mali pa yun, di ba? Sarili ko pa rin iniisip ko. Kapatid, kung nasa disyerto tayo, disyerto yung kawalan. Sipin mo na anong tinutunan mo. Si Moises galing sa palasyo, dinala sa disyerto. Ibinalik sa Egypto. Pinasok uli sa palasyo. Akin na ang lupa, ang liping hinirang. Pinatatawag na siya ng aking Panginoon. Kaya mo bang pumasok sa bahay ng may bahay at sabihin, halina kayo, pinatawag na kayo ng Panginoon.
kaya mo yan kung pinadala ka ni Lord. Kasi maraming nangangaral ngayon basta papasok na lang sa bahay ng may bahay. Hindi naman sila pinapapasok ni Lord. So, imbis na ma-impluensyahan yung nakatira sa bahay, eh, kinaiinisan pa sila. Eh, paano mo masisira nyo ulit? Eh, nainis na nga sa'yo. Pero nainis ang hari kay Moses. Nainis. Kaya nagpakita ng mga kababalaghan, himala pala. Sorry for the word. Himala ang Panginoon. Hanggang ina nga, ending, nakalabas na sila ni Isyo, hinahabol pa rin sila, nagpakita na naman ang himala ng Panginoon. Nahawi ang dagat. Ito, tutuwirin ko na ito. Nahawi ang dagat, tuyo ang nilakaran nila, walang putik. Tuyo. Kasi kung may putik, obvious, di ba? May lupa at may tubig, may putik. San sigat doon? Tuyo. Kaya pag may nag-argumento sa'yo, basahin niyo ulit, tuyo ang nilakaran ng mga Israelita. Ang pader nila, tubig. Hindi ko alam kung mataas na mataas yun o pa ganun. Basta alam ko, tuyo ang nilakaran nila. Alam ba't ginawa ni Lord yun? Ito sa akin lang. Ayaw nang ipaalala ni Lord na makasalanan sila. Dahil ang putik ay simbolo ng kasalanan. With the miry clay. Ah, habang naglalakad ng mga Israelita, ayaw ipaalala ni Lord yung kapalpakan nila. Tinalakad sila sa carpet. Sa tuyong lupa. Mga anak, lumakad kayo sa carpet. May pinapaalala si Lord sa inyo. You have to grow. From being childish to being sensitive to God's voice. Intro ko pa lang ito. Hindi pa ako nag-preach. Intro ko pa lang ito. Hindi, maganda ito eh. Gusto kong balikan naman in history. Saan galing si Moses? Sa Israelita. Dahil nung panahon ng tagutom, pumasok si Jose sa Egypto. Okay? Dinala siya ng Panginoon doon. Pero it's not a good way. So, gusto kong bigyan kayo ng example. Kilala niyo naman si Joseph, di ba? Joseph the Dreamer. Siya ay paborito ng kanyang ama. Nung panahon na siya ay paborito, siya pa lang yung bunso. Wala pa si Benjamin. Okay? Gusto ko lang gamitin yung buhay ni Joseph para makita nyo kung ano yung ginagawa ni Lord. Minsan kasi hindi pleasant yung mga sitwasyon. Minsan ang hirap isipin, minsan masakit sa puso, minsan masakit sa katawan. Masakit ba sa katawan niya? Kapagod mo? Hindi? Hindi kayo napagod? Ako napagod. Napagod akong kakabantay sa inyo. Kailangan sawayin mo kasi sila. Sinabi, oh, paglakad mo, walang maingay. Pwede naman lumakad na nang hindi nagsasabubo kayong bibig, di ba? Hindi, paghakbang ng isang paa, sabay po ka ng bibig. Lalo na yung mga bata. Sa mga magulang, turukan po nyo, lumakad yung mga anak nyo na hindi kasamang naglalakad ang bibig. Okay? Sa bahay. Baka kasi sa bahay, naglalakad. Saan yun ako? Hindi ho. Mga magulang, turuan niyo yung mga anak nyo huwag gamitin panghanap ang bibig. Mata. Turo sa akin ng tatay na, pag naghahanap ka, huwag bibig ang gamitin. Mata. Hindi mo makikita sa bibig. Asa na ba? Hindi ko makikita. Hindi ka makikita, nakapitin ka. Kasi mali yung naituro. Intindihan nyo? Mata ang panghanap, hindi bibig. Ang bibig ay ginagamit sa pagpupuli sa Panginoon at pagdideklara ng mga sinasabi na sa akin.
Okay. So, si Joseph po ay bunsong anak ni Apo. So, bunso, siyempre, ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya, mababa. Bunso eh. Kadalasan sa kultura natin, ang bunso ay balagoong. Utusan ng mga panganay. Tama? Ganun din sa mga bunso. At kasi, mapangarapin si Joseph. Matas ang pangarap ni Joseph, kaya naiinis yung kapatid niya. Okay. So, bunso, balagoong. Pero may desires eh. Mapangarapin siya. Nananaginip siya ng mga bagay niya pinapakita sa kanilang Panginoon. Pero, paborito siya ng kanyang ama. So, ang tingin sa kanya, siya yung pinakamataas sa lahat ng mga kapatid. So, sa inis ng mga kapatid na sa kanya, wala naman kung kayong inig ka niya iinasin dito ang kapatid. No? Wala. So, sa inis ng mga kapatid niya, anong ginawa? Tinapon. Tinapon sa balon. Pero hindi siya nagtagal sa balon. Dahil kinabukasan, may dumating na Ishmaelita. Sinagip siya. Okay? So, nakalabas siya. Sinagip siya. So, sige, balikan natin. So, bunso, paborito ni Jacob. Pero dahil paborito na gayet yung mga kapatid niya, tinapon sa balon. Pero hindi siya nagtagal sa balon, kinabukasan, may sumagip sa kanya Ishmaelita, hindi Israelita, Ishmaelita. Pero, ang trabaho nito, nagbebenta siya ng mga alipin, nakita niya, ay, pogi. Diba? Hindi ko alam kung ba't yung Ishmaelita, basta nakita siya. Kasi matipuno eh. Ang trabaho nila ng shepherd. Diba? Lahat sila eh. Pero, si Joseph kasi, sa lahat ng magkakapatid, yung mapangarapin, habang nagtatrabaho yung mga kapatid, siya nakaganon. So, sinagip siya. Pero, sa Egypto, ibinenta siya. Siya ay alipin. Mabana naman. Pero, yung nakabili sa kanyang si Potiphar, ginawa siyang okay, mayordomo ng kanyang tahanan. Pangalawa sa kanya. So, na-promote na naman siya. Andito. Pero nung nandali siyang katrabaho siya sa bahay ni Potiphar, ano nangyari? Inakusahan siya ng rape. Dahil may gusto sa kanya yung asawa ni Potiphar. May naakusahan na ba rito ng rape? Yung panggagahasa. Wala naman na. Wala. Oh, sige. Buti. So, naakusahan siya. Ano nangyari? Ngayon. Nakulong na naman. At habang nakakulong siya, ano nangyari? Meron siyang natulungan eh. Yung baker at saka yung cupbearer ng nari. In-interpret niya yung mga panaginip nila. So, itong cupbearer, pinaniksi ko na, hindi ko makinikwento lang. Naalala na, hindi isang Hudyo na nag-interpret nung panaginip ko. Kasi may panaginip yung hari ng Egyptian noon. Hindi niya ma-interpret. Tinawag niya na yung pinakamatalinong tao sa Egyptian. Hindi niya ma-interpret. So, naalala ng cupbearer. Hintay lang agad-agad ng alak na hari. So, ang nangyari, kinatawag siya, iniharap sa hari, kinento ng hari yung panaginip niya, basahin niya na lang Genesis 4:1, nasa reading assignment mo naman. Ininterpret niya. Ang sabi niya, dahil sa interpretasyon na to, sabi ni Jose, humanap kayo ng taong makakaganap ng sinabi ko sa inyo. So, nagpahanap yung hari. Eh, walang makikita ang kasintalina niya. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo akong makang matalina niya. Then, alam mo, dapat sa pinagtatrabaho niyo, kayo yung pinakamaaasahan. Yung parang hindi aandar yung trabaho kung wala kayo. Minsan nakakapagod, pero kadalasan minsan inaako ulit yung trabaho ko. Kasi pag nawala ako, mararamdaman nilang wala ako. Pag wala ako rito, nararamdaman nyo bang wala ako? Kasi wala ako yung ice cream eh. Ako lang na makapag-desisyon sa ice cream. Intindihan nyo ako. Hindi parang saling kek ka lang. Okay lang, pag nandyan siya, pag wala. Hindi. Kailangan lahat tayo rito. Mararamdaman pag wala tayo. Sana nandito. Kahit party lang.
sana nandito si Edward para masaya tayo. Ganun pa ba? Sa trabaho, ganun pa ba? Ganun pa ba ka-importante? Kaya yung gift mo na galing kay Lord, inaasahan nila para ma-resolve yung mga problema doon sa opisina. Sipin mo. Sabi mo sa katabi mo, it's time to grow. So, nasa na ako? Nakulong. Pero nakawala siya. Dahil meron siyang hindi pangkaraniwang kaloob mula sa Diyos. He can interpret dreams. He's sharp. Sabi mo sharp. Matalas ang pandinig ni Jose mula sa Panginoon. So, na-release siya. Pawala na naman. Hindi natin siya. Kasi tuwing mapapasok sa gusto, makakawala eh. So, ano nangyari kay Jose? Siya ang naging governor. Pangalawa sa hari. Ang hindi lang niya pwedeng pakialaman ay yung bahay ng hari. Pero lahat ng buong Egypto, siya ang nagdi-desisyon. Alam mo, kapatid, panahon na, para sa pinatatrabuhan mo, ganun ang tiwala sa iyo ng may-ari. Tawagin na natin, ganun ang tiwala sa iyo ng Panginoon. Siya yung Panginoon dun. Kaya sa kanin, trabahador ka. Ganun ba ang tiwala sa iyo? Sige, alis muna ako, Nelson, bahala ka na rito. Kahit anong sabihin mo, susundin nila. Sinabi ko na yun. Kasi napapagkatiwalaan ka. Kasi may talino kang galing kay Lord. Kasi alam nitong pinagtatrabahuhan mo, ang talino mo hindi galing sa'yo. Galing kay Lord. And that's not only intelligence, that's wisdom. Pero nung siya ay gobernador na, may isang matinding pagsubo ang Panginoon sa kanya. Totoo lang, mayabang sincere. Paborito siya ng tato na. Kung natatandaan niyo, niregaluhan pa siya ng balabal na napakakulay. Sa kanyang siyempre, wala kanya na gara nito. May matinding pagsubo. Mga kapatid, huwag ko niyong tatalikuran ng pagsubo. Huwag kayong gagawa ng problema. Ulitin ko, pagsubo galing sa Diyos, problema galing sa tao. Opresyon galing sa kaaway. Pwede mong utusan ng kaaway. Pero ang problema, gawa ng tao yan dahil hindi sa ano. Ang pagsubo ay galing sa Panginoon upang palakasin ang ating pananampalataya. Tama, Nelvin? Tama. So may isang pagsubok, kailangan niyang patawarin ang kanyang mga kapatid. Paano mo mapapatawad ng kapatid mo? Ano mga kasalanan ko? Bakit niyo ako ipinapon sa balon? Ikaw kaya itapon sa balon? Hindi tayo rito ngayon. Di po tapong ka namin sa balon ng mga harapan mo. Hindi ka. Pinagkatiwala. Kapatid mo sa ama lahat. Pinagkaisahan ka. Sampu yun. Sampu pa lang sila nun. Upang napigisa si Jose, sumagin si Ben. Pinagkaisahan siya. Isa lang ang gustong sumagin sa kanya. Yan ang overall siya. Isa lang siya. Ano na natin gawa mo? Ano na natin bigyan ng mana? Ano na nilagi? Ano na natin gawa mo? Well, bilang isa sa pinakamataas na tagapamuno ng isang bansa, God has to humble him. Tatandaan niyo, pag nilagay kayo ni Lord sa pinakamataas ng posisyon o anumang posisyon na may otoridad, manatili kayong mapagkumbaba. Stay humble. So, yun ang ginawa ni Lord. Pinatawag ba niya yung kapatid niya? Yes, he did. Naging masaya si ako, buong Israel, buong Egypt. Ano to? Ano nakikita niyo?
in all that we are experiencing right now, God is preparing you to rule, to glow. All these experiences, God is allowing us so we can grow. But in the midst of that, Joseph and Moses still grow. Ginamit nila yung angkin nilang kaloob mula sa Panginoon. Hindi siya nag-rely dun sa galing nila, hindi. Ang sinabi ni Lord kay Moses, gagamitin kitang instrumento para palayain ang mga Israelite. Pinanghawakan niya. At habang hawak niya yung tungkod na binigay sa kanya ni Lord, paalala yun, may purpose ako kay Lord. Si Joseph, ganun din. Anong gift ni Joseph? He can interpret dreams. At yun ang naging daan. Siya yung isa. Gusto ko na sabihin siya yung pinakamataas kasi hindi na siya nagpapatakbo na Egypto. Ay, hindi na ang parao na nagpapatakbo na Egypto. Sino-sino na? Ah, kapatid, sa trabaho ba natin, binibigyan ba natin ng kaligayahan yung mga amo natin na ini-enjoy nila yung pagpapaga nila, nakaganon lang sila. Okay na ba dyan? Okay lang, sir. Huwag kang mag-problema. Wupo ka lang dyan. Ako bahala dito. Last week, may inutos si Ate Johan kay Charlie. Kasi may isa tayong kabataan, kailangan ayusin yung mga pinyo. Kailangan ayusin agad kasi kapang kasi. Sinawagan ni Charlie. Ni ate niya si Charlie. Charlie, pwede ba pakitanong mo kay doktor kung pwedeng bayaran na lang after mong procedure kasi hindi natin na lang umutang. Sabi ni Charlie, huwag niyo malalangani natin. Ako bahala. Hindi, ako na bahala siya. So hindi na kami nag-isip. Hindi na nag-isip si ate niya. Sabi niya siya, bahala eh. Eh, siya yung trabaho. Pwede ba tayong maging gano'n? Basta huwag niyo malalangani yung congregation. Ako bahala siya. Na-preach ka na? Bitungan mo yung dapat ready yun. Pero hindi natin nakikita sa pang-aaral. Yung pagkanta dyan, hindi yun ang mahalaki. Ang pagkanta, yung naintindihan natin, yung pinapalakaran sa atin ni Lord, yung pagsubok, yung training. Because God is making us grow and glow so we can go. The reason we cannot go, because we have not grown and we have not, hindi tayo grow. Hindi natin nagamit yung binigay sa atin ni Lord na kaloob. Alam mo ba kung anong kaloob ni Lord sa iyo? The reason why we're still lost, kahit nandun na tayo sa tinanggap na natin si Jesus bilang pag, we're still lost, hindi natin mahanap yung sarili natin. We can only find ourselves in God. And God wants to bring us to the palace. Actually, He did. Jesus did. He died so we can enter the palace of heaven. Diba? So be it on earth as it is in heaven. We're supposed to be living in the palace when there is no problem. Dapat nakatira tayo sa palasyo ng Panginoon kaya nandito tayo sa lupa, diba? And still, hindi pa rin natin maunawaan. And we choose to live in poverty. We choose to live in slavery. Because this head cannot comprehend what God has in store for us. Why not just ask Him and listen? Ba't hindi na lang tayo makinig sa Kanya at alamin, anong meron ka para sa akin, gagawin ko na lang. Napakahirap ba nun? Di ba mas mahirap yung magplano pa at mag-isip kung anong gagawin bukas? Instead na itanong mo na lang dun sa nakakaalam? Anuman lakas at kaloob ang meron tayo mula sa Panginoon, it's for us to grow and be crowned as rulers of this earth. Yung tayo ginawa ni Lord eh. We were created to rule, not over each other, but the things He has created. The thing is, nakaligtaan natin ito.
Hindi tayo makalabas sa comfort zones natin. Ano yung comfort zone? Naging komportable ka na sa buhay mo. Na kahit wala kang makain, bukas alam mo, yun din naman ang mangyayari. Ah, wala rin akong makakain, hindi na ako mag-iisip. Tama. Naging komportable na tayo. Ah, bukas ganito pa rin. Continuation lang na ngayon yung bukas. Hindi. Kung nag-iisip tayo, alam natin yung kaloob ni Lord sa atin. We can grow, we can glow, we can go anytime, in and out of season. May kaloob si Lord sa atin. Hanapin niya. Yan ang isang tinuro sa akin ni Pastor Mike. Hanapin mo. Hindi ka pwedeng maging katulad ko. Iba ako sa iyo. Iba kayo sa akin. Hindi ako nakakapagsalita dahil makapalang mo ako. Nakakapagsalita ako kasi may inuto sa akin si Lord. Sumusunod lang ako. Kahit kayo na matagal na rito, nakita nyo, hindi mo na ako ganito magsalita na. Bobby, napansin nyo si Bobby na nag-preach siya. Eh, wala naman siguro ng karantang nininiyag siya. Pero ganun yung pakiramdam ko. Ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko. Gusto ko ito eh. Gusto kong sagipin yung ibang taong naliligaw. Gusto kong iparating sa mga tao yung mensahe ng Panginoon. Wala akong alam. Patungo na lang mo kay Lord. Wala kang alam. Papaturo ka sa wala rin alam. Ano mangyayari sa'yo? Walang kaalam-alam. Pinadalang ka na ni Lord ng pastor, ayaw pong matuto sa kanya. Ang dapatan tayo ngayon, hindi pa ba kayo kontento sa buhay ko? Naghahanap pa ba pa kayo ng iba? Hindi bilang pastor, hindi ba kayo kontento sa buhay ko? Papaliwanan ko, hindi ba kayo kontento na nakakatulong sa pamamagitan ko? Sagot. Manahin mo. Hindi ako nagyayabang. Wala ako dito eh. Wala akong pagyayabang. Ang sa akin lang, gumising kayo. Grow, glow, and go. Hindi pwedeng nakatanggod na lang sa habang panahon. Maraming naliligaw. Maraming kailangan tulungan. Buti na nga napakatapat ng Panginoon. Kahit tamad tayo, nagpapadala ko pa rin siya ng tutulong sa atin. Tapat ng Panginoon eh. Pero huwag naman tayong umabuso. Huwag naman tayong maging mapagpanggap. Huwag naman tayong... Hindi, bahala si Lord yan. Ikaw, anong desire mo? Si Moises, desire niya iligtas ang buong sambahayan at sambayanan ng Israel. Si Joseph, nakita niya, bakit pa ako nandito? Ang sabi niya sa kapatid niya, alam mo, hindi aksidenteng nandito ako. Inilagay ako ni Lord dito para iligtas kayo. Ikaw, anong purpose mo sa buhay? Kumain? Matulog? Uminom? Mag-good time? Kapatid, daming naliligaw. Dati naman tayong ligaw lahat eh. Totoo lang. May naglakas lang ng loob na magbahagi sa atin ng mabuting balita. Kung may pinakaligaw sa inyo dito, siguro ako na yung dati. Na siguro kami dalawa ni Bipo. Panahon na po to grow, glow, and go. It's about time we listen to God. Anong sinasabi mo? Alam niyo, pag narinig niyo si Lord, sinabi niya, kakatotoo yun. Pero yung sinasabi natin, malamang kumalpak pa. Faith comes from hearing, and by hearing, on the message of God. Anong message ni God sa'yo? Mahilig tayong makikinig kasi sa maraming preachers. Makinig tayo kay Lord. Makinig tayo sa Espiritu ng Panginoon. So you can also discern. Makita niyo doon sa buhay ng nangangaral. Tama nga ba ito? Mukhang maganda yung sinasabi niya.
pero yung pamumuhay niya, kabilos. Alam mo, kung nagbubulay-bulayan ko yung mga nangyari, mas generous pa itong mga tao. Ano mga Rotarians, Arimelville? Mas generous pa sa kaysa Kristiyano. Nalulungkot ako, mga kaibigan ko, wala na nangyari ko, maliban sa isa. Pero sila, nandito sila. Mga kasama ko sa ministry, wala, busy rin. Kasi ako, totoo lang, kung kaibigan kong pastor, kailangan ako ng Sunday, magpapaalam ako sa inyo. Papayagan niya naman ako, diba? Sila yung kaibigan ako eh. Ganun ako eh. Pag kailangan ka naman ng kaibigan ko, upunta ako. Ang pagkakatiwalaan ko naman kayo lahat eh. Tama ba ako? Magpagkakatiwalaan ko ang bahay. Pag-anniversary ng powerhouse, pastor nila, best friend ko, lumiliban ako pag sangyo. Excuse mo po ako, tutulungan ko rin sila. Kapatid ko yun. Ay kapatid ka. Hindi kapatid sa labas. Lahat. Lahat ng niligtas ng Panginoon, kapatid natin, hindi lang yan mo po. Kung paminta lang tayong bahagi ng katawan ng Lord, marami pa tayong kapatid. Do we fellowship with them? I don't want exclusivity in this church. It's about time we grow. It's about time we grow. Kung di nyo alam yung kaloob ni Lord sa inyo, I'll journey with you. Usap tayo. Tanungin nyo yung mga matatagal na rito. Baka hindi ba sa inyo, tinawag na pastor, evangelista, apostol, propeta, guru. Iba sa inyo, malamang may kaloob sa pagdideklara ng pagalingan mula sa Panginoon. Iba sa inyo, baka nakaka-discern kayo o nadidistinguish na kung tubay sa Panginoon o sa demonyo. Kasi kaya kopyahin ng demonyo yung blessing ni Lord. Gamitin niyo yan. Huwag niyo gamitin yung trabaho niyo para i-define kung sino kayo. That does not define you. What defines you is how God made you. Kaya maraming Kristiyano, church ng church, ligaw pa rin. Pag hindi mo kilala ang sarili mo, maliligaw ka talaga. Kaya kung hindi lahat ng invitation sa akin mag-preach, tinatanggap ko. Alam ko kasi kung ano ang pagkakataro sa amin. Pero para sa mga kaibigan ko, gagawa ako ng paraan. Pagod na. Ganun nag-invita sa amin. Ganun. Naalala niyo sa Dream Center, dalawang church tayo. Meron silang project ngayon this year. Kami. Yung team lang natin yung kinuha nila for the project. Series of seminars. Sabi ko yun, magawa natin ito ng paraan. Kasi kaganoon natin sila. Tinulungan nila tayo ng panahon kailangan natin. Kapatid, walang tutulong sa'yo. Higit pa sa pagtulong ng Panginoon. Sa iyong silid, walang nakakarinig sa'yo. Sa iyong pagtiin at pag-iyak at pananagot, walang nakakarinig sa'yo kung di ang Panginoon. Si Moises at si Joseph, kanino ko sila humugot ng lakas para iligtas ang sambayan ng Israelita. Mga kapatid, may kailangan mo tayong iligtas na bayan. Huwag mo tayong maging makasarili. Mayroon tayong bayan. Yan ang tinatawag na Pilipinas. So we have to start to grow, grow, and grow. Ang pag-asa ng bayan nito ay nandoon sa mga katulad ni Moises at Jose. Pero ito, ilagay mo ito sa puso't isip mo. Mas matindi ho tayo kay Moises at kay Jose. Kasi nananahan si Jesus sa atin. Mukha ka rin. Mas matindi po tayo sa mga sinapuna
karakter o ng ligtas ng kanilang bansa. Dahil si Jesus ay nananahan sa kanila. Ang sabi po sa Ephesians 1, ibinigay na po raw sa atin ng Panginoon lahat ng pagpapala, spiritual na pagpapala na kayang ibigay ng langit. Hanapin natin nun, kapatid. Sama-sama natin hanapin yun. Habang ginaganap natin ang trabaho natin, habang ginaganap natin yung responsibilidad natin, huwag natin kalimutan at pagbigyan tuon natin na hanapin yung kaloob ng Panginoon sa atin. Bata pa si Moises, inubo na siya para maging tagapagligtas. Bata pa lang si Jose, nahubog ng kanyang isip at puso, nabigyang kahulugan ang mga pangarap at pamitain na ibinibigay ng Panginoon. Lahat po tayo may kaloob mula sa Panginoon. Yun po ang pagtuunan natin. So we may grow, glow, and go. Kasi kung sa iba tayo natuon, maliligaw pa rin tayo. Pangalawa, hindi ho natin kaya ang sagipin ng ating kapatid sa ganaan. Pero kung gagamitin natin yung bahagi ni Lord sa atin, makakasiguro po tayo magiging kapaki-pakinabang ang lahat na ating gawain.